people, welcome back to my channel. This is your Mama Zam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Zam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C tapos kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Zam ninyo. So, yun! So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sunday. So, happy Sunday sa atin lahat ng bonggang-bongga. Gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Zam vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat po sa inyong lahat. And then, of course, kay Ate Christine Ann Perez, happy Sunday sa'yo ng bonggang-bongga. Mag-iingat ka dyan lagi. At ito na nga, Diyos ko, marami tayong chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas talaga ang mga kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, Mama Zam, Miss Elite World. Alam nyo ba na first runner-up siya nung tampon noong 2022? At sa pagbabalik ng Miss Elite World, ngayon 2024 ay winner naman ang Pilipinas. Anong masasabi ko dyan? Bongga. So ako, para sa akin, yes. Ako talaga ay sobrang nasayahan sa pagkakapanalo syempre ng ating pambato ngayon taon na to dito sa Miss Elite World. At nakita nyo naman talaga, nag-title tayo ng bonggang-bongga. And then nung nakaraan din, last 2022, nag-first runner-up naman tayo. Syempre happy tayo dahil sa successful ng Pilipinas dito sa Miss Elite World. Marami nga nagtatanong sa akin, Mama Zam, tingin mo kung ito daw ba ang bagong reyna ng Miss Elite World ay lumaban ng Miss Universe Philippines. Ako, masasabi ko, pwede naman siya lumaban, pero syempre kailangan ng preparasyon, kailangan ng malaking paghahanda. Hindi naman porkit nag-title ka dyan ay magiging title ka na sa Miss Universe Philippines. Maganda ang ipinakitang performance ni Jubel, di ba? Dito sa Miss Elite World. Pero syempre, kailangan niya pa rin talaga maghanda kung sakaling sasali man siya dito sa Miss Universe Philippines. But for now, I think mag-focus siya bilang reyna ng Miss Elite World at ayun muna ang asikasuhin niya kung ano nga ba ang magagawa niya bilang reyna ng Miss Elite World. Para naman pag pumunta siya sa ibang pageant, meron siyang ilalatag, di ba? No? So, magandang experience to para sa kanya. At syempre, ipagdasal natin na sana tuloy-tuloy ang panalo ng Pilipinas sa iba't ibang klase ng pageant, katulad netong Miss Elite World, di ba? So, karangalan niya ng Pilipinas, dapat magdiwang tayo ng bonggang-bongga. So, congratulations kay Shannon Tampon at saka dito sa bagong reyna natin sa Miss Elite World na nagbigay ng magandang performance karangalan sa ating bansa. So, yun! So, para naman sa sumunod na chika, Mama Zam, tingin mo, ang ating pambato sa Face of Beauty, may uuwi niya kaya ang corona? So, ayan na. Siyempre, mas mape-pressure ngayon itong si Isabel. Dahil, siyempre, nanalo tayo ng title holder, di ba? Tapos, siya yung susunod sa September 19. So, medyo ando doon na, alam mo yun, siyempre, nag-expect tayo na sana corona. But depende pa rin sa magiging kurado, depende pa rin sa performance na ipapakita ni Isabel. But ako naman, kung ako tatanungin mo, may tiwala naman ako dito. At parang piling ko malakas din ang ating pambato dito sa Face of Beauty. And then, of course, meron din siyang mga kalaban na pwedeng maging tinik sa kanya. Katulad na lang ni Miss Thailand na nakikita natin na isa dito sa mga pwedeng umarangkada at makasungkit ng corona. Pero syempre, magtiwala tayo kay Isabel at ipanalangin natin na sana sumanayon sa kanya ang mga bituin sa langit na may uuwi niya rin ang corona na Face of Beauty. O, diba? Diyos ko, nakakaloka. Anyway, good luck and congratulations. Ngayon na, diba? And then, Mama Zam, ano naman ang masasabi mo sa fourth runner-up dito sa Miss Elite World na si Miss Indonesia?
Ang laki pala nito, nakakaloka. Para siyang drag queen. Charot. So yun, so nakakaloka. Pero syempre happy ako kasi dahil sa kumpiyansa na meron siya, ay malayo ang narating niya sa laban niya dito sa Miss Elite World. At nakita naman ninyo, di ba? Ang gaganda ng mga pumasok, pero yung beauty niya pasok din sa banga. Kumpiyansa sa sarili ang nagdala sa kanya patungo dyan sa fourth runner-up na posisyon ng Miss Elite World. And then, malaking karangalan na yan. Dapat maging proud siya. At nakita naman natin na parang proud naman talaga siya sa sarili niya, di ba? So, good luck para sa mga sunod, sa susunod niya pang journey sa mundo ng pageantry. At naniniwala ako na may sasalihan pa yan. Baka sa susunod sa Miss Universe na pumunta yan, di ba? So, yun. So, nakakaloka. Windang naman ako sa kanya ng bonggang-bongga. Pero, nandoon ako sa part na masaya ako para sa kanila kasi at least, di ba, nag-fourth runner-up sila. Mm. At ito ang sumunod natin, chika, pambato ng Vietnam sa Miss Grandmama Sam. Tingin mo, susungkit ba to ng corona? Mm-hmm. Mukhang maganda ang pambato ng Vietnam ngayon, lalo na nabalitaan natin na sa susunod na taon, tama ba? Sa susunod na taon sa Vietnam gagawin ang Miss Grand International. And then, pwede silang manalo ngayong taon na to dahil yung kanilang pambato ay talaga naman Diyosahan din. So, yun. Ako, masasabi ko, syempre, good luck. Good luck dito sa pambato ng Miss Grand Vietnam. Syempre, kailangan niya pa rin na ipakita yung kakayahan niya bilang isang reyna. Pero kung ganda ang pag-uusapan, wala akong masabi sa ganda. Ito yung mga tipo na pwede mong gawin talaga ng reyna ng Miss International or Miss Grand International. Maganda, maganda, maganda ang pambato ng Vietnam ngayong taon na to. Wala akong masabi sa styling, sa beauty, kundi abangan natin yung magiging performance niya para sa laban niya dito sa Miss Grand. At good luck, di ba? So malay nyo, siya yung ikalawang corona ng Golden Crown para sa Vietnam. Why not, di ba? So yun, so aarangkada. Ang ganda ng mata, ang ganda ng mukha. Para ang lakas maka Janine Tugono, di ba? So yun, so nakakaloka. At ito ang sumunod na chika, Mama Sam. Roommate dito sa Miss Cosmo na si Miss Thailand at saka si Atisa Manalo. Mama Sam, anong masasabi mo sa kanila? Well, ang masasabi ko mukhang friendly sila sa isa't isa. Maganda ang relationship nila. Unang pa lang to, araw nila na magkasama sila. Pero nakikita mo na sobrang close na nila. So kanina sa sing ceremony na naganap, nakita naman natin na talaga namang umaarangkada itong si Thailand. Kumpiyansa sa sarili ang laban dito ni Thailand. At ayun ang dapat na meron si Atisa Manalo, di ba? Para mas bumongga pa at mas lumaban pa ng bonggang-bongga. Speaking of Atisa Manalo, Mama Sam, tingin mo sino sa kanilang ang mas malakas, Vietnam or Philippines para sa laban dito sa Miss Cosmo? Diyos ko, tinatanong pa ba yan? Ako, para sa akin, sa nakita ko kahapon na performance ng mga girls ha, sa sashing ceremony, syempre, yung mga ibang kandidata dyan, nakita mo naman na talagang, syempre, lalaban at lalaban sila at ipapakita talaga nila yung kakayahan din nila. At expect na natin yun kasi hindi lang naman si Atisa Manalo dito ang kandidata. Si Atisa Manalo ang isa sa mga pinakamalakas na kandidata na mag-expect ka na gigibain yan ng mga kandidata na naghahangad talaga na makuha ang corona ng Miss Cosmo. At sa mga kalaban niya, lahat naman sila. So, maswerte tayo kasi parang feeling ko konti lang yung kandidata. Hindi naman sila umabot ng 83. Parang feeling ko maraming bansa na wala. Diba? At ayun. So, tingnan natin kung kakayanin ni Atisa Manalo masungkit ang corona ng Miss Cosmo. So, kung ako naman ang tatanungin ninyo kung kamusta naman si Atisa Manalo para sa akin sa ipinakita niyang ganda sa sashing ceremony, well, ang masasabi ko, maganda naman talaga si Atisa at walang duda yon at hindi na question yon, guys. Ako para sa akin, damit ni Atisa Manalo, to be honest, maganda. Ang bongga, palaban. Pero, kung ako kay Atisa, sa susunod, sana mag-ingat siya sa mga susuotin niyang damit. Kasi sa totoo lang, medyo nagkaroon siya ng konting struggle doon sa entablado. At
dahil yon sa sobrang haba ng gown niya, hindi siya makagalaw ng todo. So sana minsan sa strategy game ng isang ganito laban, dapat pinag-iisipan din ng mga designer kung saan nga ba pwedeng maging mas maging komportable yung kandidata, kung saan nga ba pwedeng lumabas yung kumpiyansa ng kandidata, kung saan nga ba pwedeng kumabog ang ating reyna, di ba? So yun yun. Kasi napaka-importante kasi yan na nakikitaan sila ng punong-puno ng kumpiyansa. Hindi yung parang worrying-worrying sila, baka matapakan nila yung dulo ng gown nila. Eh huwag kayong magsuot na hindi kayo magiging komportable, di ba? So yun. So ako, para sa akin, maganda yung gown, maganda yung eksena, maganda yung styling, maganda yung makeup. Pero syempre, looking forward ako kay Ate sa manalo dito na kung ano nga ba ang ipapakita niya, hindi lang yun dahil maganda ang suot niya. Kung gano'n ba siya kakumpiyansa sa sarili niya, kakaliver sa mga ginagawa niya. Napaka-importante sa akin nun. Kaya umaasa ako na sa mga susunod na laban ni Ate sa manalo ay makikipagpukpukan siya ng todo-todo sa mga kandidata. At nakita naman natin, syempre, yung kalaban niyang si Colombia, Diyos ko Lord, talagang alam mo yon na ang taas din ng kumpiyansa sa sarili at talaga namang kinakaya niya talaga ang competition na to. Mukhang ito isa to sa mga tinik niya dito sa competition. So yon, di ba? So nakakaloka. Nakakaloka yung mga eksena, nakakaloka yung mga ganap, nakakaloka ang mga nakikita natin. Pero ito ang mas nakakaloka. Sa ngayon, Mama Sam, sino sa tingin mo ang nakikita mong malakas dito sa competition ng Miss Cosmo? Ako, para sa akin, yung iba kasi ang game nila, hindi sila ganun kaganda, pero parang nagbe-base sila sa confident level na meron sila. Like example, si Thailand. Si Thailand, isa to sa mga nakakatakot na kalaban dito ni Ate sa manalo. So, kinukonsider ko siya na isa siya sa mga tinik. And then, I think, si Colombia. Si Colombia talaga, isa to sa mga parang aabangan mo ang bawat eksena kasi talagang tinatapatan niya talaga si Ate sa manalo at aminin natin na may tension sa kanila dito sa competition kasi hindi pa nga sila nagsasama. Gusto ko din ang beauty at ipinapakita dito ni Chile. Medyo iba din talaga yung beauty na meron siya at kabog din talaga. Si Miss Mexico, isa din sa mga napansin ko, at talaga naman si Miss Mexico medyo nakakakaba ang mga eksena din, di ba? Si Frankie Rosell, maganda din yung eksena na ipinakita ni Frankie Rosell yesterday at talaga naman parang feeling ko, kabogera. So, abangan natin yan. Vietnam, isa siya sa mga talagang pwedeng maging tinik kay Ate sa manalo. At nakita naman natin ang paandar ni Vietnam yesterday. Talagang fresh overload ang eksena niya. Diba? So yan, dapat dyan mag-ingat si Ate sa manalo sa mga makakatapat niya. Katulad ni Vietnam, Colombia, Thailand, ayan! At syempre, at kung sino pang mga kandidata na talagang gustong manalo ng Miss Cosmo ngayon taon na to. Diba? So yon, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So yon, guys, syempre maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo, syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys!